I think that they need to, you know, shake off yung mga vibes that they had from the playoffs, and they're starting off fresh. And again, RSG does look fresher in this tournament so far. Parang mas gigil nga sila, you know, Robert? Mas gigil nga sila, parang gutom na gutom sila dito manalo. Kaya naman ngayon, ang re-respetuin ng alter ego kagad would be the Benedetta. Pero sa tingin ko, instead of the Benedetta, yung Pakito talaga. Mas ano yung Pakito ni ano actually, eh. Actually, yung Pakito threat, talaga eh. Although hindi pa rin tanggal sa ano, talagang hindi pa rin nawawala sa isipan ng mga tao pag naglaro din ng Bene yan, di ba? Siyempre, so... The Pakito is definitely something bannable for some reason. Alter Ego, pinapabayaan yung mga picks sa ganyan. Opting to focus instead dun sa mga hero ni Kosei. Si Kosei na. Tanggal na yung Claude. Claude's out. Yung 1-1 naman, respeto talaga ng RSG knowing na first pick yung ano eh. Yung Alter Ego eh. Kaya magdadalawang isip din talaga silang ibigay ito. Kaya naman, RSG Philippines, pwede mag-ban ng Valentina or Faramis. Yun yung mga pwede lang targetin. Well, Alter Ego, sa tingin ko, Pakito first pick eh, kung open. I think, yeah, Pakito first pick definitely is something na kailangan yung kunin. Kung hindi ibaban, eh, kailangan kunin natin yan. Although right now, because of the Fanny ban, ang choices ngayon is, of course, yung mga Valentina, the Grock, the Faramis, hindi pa rin nababan, by the way. And a lot of these are picks are starting to get open. This is surprising, Rockart, na yung RSG Philippines pa yung nag-ban nung Fanny. Eh, si Irad Fanny gets in eh. Kaya nga. So parang ayaw din talaga nila mahawakan ng alter ego yun on the first pick. Malamang sa malamang eh, may team comp silang pinaplano dito coming into game number one. Kung ako yan, wag nyo na iban yung ano eh. Wag nyo na iban yung Faramis tsaka Valentina, no? Open na lang, open. Para party-party. Let's have some fun. This beat is sick. Martis jungle kaya ulit ni Irad to? Yun nga eh. Yun yung nakita ko eh. Two games ng Martis si Irad eh. Parang batak na batak sa ano eh. Oo. Yun, alam mo yung siya lang yung nakita kong gumamit ng Martis na talaga batak na batak. Alam niya yung gagawin, alam niya yung ikot, alam niya yung timing dun sa mga team fight. Kaya naman nakakatakot pag si Irad yung gumamit ng Martis na to. Let's see. Eto na nga. Everything is open. Everything is on the table para sa first pick rotation for both teams. Ngayon, pumili ka ng iyong Lason, Alter Ego. Ano yung first pick mo? I'm pretty sure Valentina yan, pero pwede ka pa rin mag-swaparoo. Ang hirap pala from the side of our Alter Ego, no? Kasi pag gumawa ka ng Valentina, sagot sa kabila, pwedeng Faramis kagad. Actually, Faramis, tapos Pakito isama yung Pakito. Oo, tama. Pakito yan, if ever. Kaya kailangan mag-ingat ng Alter Ego. Ngayon, kayo ng time nyo para ka mang-agaw ng Pakito. Kasi pag hindi mo ginawa naman yun, problema. Maagaw din to ng Alter Ego eh. Kung sa next na palitan pa. There you go. There it is, Valentina. Prediction ni Rockart. On point na naman. Sabi sa inyo, isakto talaga ang mga bitawan. Hindi kasi bitawan sa bans, kasi yun yung dictate nila sa ban. Yun. Parang, okay. Hindi namin ibaban kahit ano dyan. Kayo bahala. Sino na lang ang makakalamang sa pilian. And I think ito na yun. There is gonna be a possibility of a Pakito here in this pick. Maraming si Pakito na. Si Nats, nagpupunas na ng salamin. Sabi niya, focus na tayo. Focus na. Stretch your muscles, Kuya Nats. The eye of Makunats. Siya na ngayon. Ang magdadala, tingin na, Pakito ba ako? Pakito na ako? Makita na? Tatanong siya. Tatanungan na, mga kaibigan. Pakito na ba ako? Ito, akin na to. Pakito ko na to. Kaya ba? Parang delix pa eh. Ayan. Pero mukhang kukuha sila ng hero dito. Ubus na ang timer. Pero Martis, ay, it's a Chow! It's a Chow! Chow ni Kuya Light! Aha! Sabi na, sige, Pakito. Okay na. Madami namang gusto si Nats. Madami namang pwedeng pick si Nats. May SM pa. May SM pa eh. Pa, may wala sila dyan mag-counterpick. Dami. Suntukin mo to. Sipain ka yan. Suntok. Pag sinisuntok mo yan, sisipain ka yan. Sisipain. Combo, no? Sipa at suntok. Combo. Pag ikaw, nasipaan yan. Ganda pa naman ang bagong skin yan. Ako, ay. Ngayon lang ata natin. Ngayon lang ba? Debut ba ni Cho? Hindi ko napansin. Feeling ganun ko hindi naman ata. Day one ba? May nag-show ba? Hindi ko maalala eh. Alam ko, perma ba yung show laban sa Echo? So, hindi. Hindi ata nakalusot. Pero ngayon, digi naman ang siragot. Okay, very smart. This is what you need to do. Crowd control yung... Pag may show ang kalaban, maganda yung anti-crowd control na binibigay din ng digi. And dahil yung Martis din, no, may tulak din siya. Tulak atak at some point kahit konting usog lang.
eh, crowd control pa rin yun. So yung times journey talaga magiging susi. I think Esmeralda to, ni Nats. Esmeralda third pick, tapos Banderoth. Kasi ang ganda ng Esmeralda up against Adigi eh. Parang hindi mo na kailangang isipin kung bakit, dahil nga yung shield na napoprovide ng times journey, eh, nanakawin lang naman ng Esmeralda. Ay, totoo yan. Kaya, this is a very good Esmeralda. Ito yung kung tawagin ng ano eh, ang Esmeralda slot. Esmeralda slot, third pick, Banderoth. Banderoth slot din. Fourth ban. Uy! Whoa! Okay, okay. Exhort ta with the Farsa. Win rate din kasi. Solid din kasi. So, hindi ko naman sila na-blame. At the same time, risky yun. Kasi there's a possibility now of Alter Ego banning out that Derot kung sakali. Derot Esme, oo, oh, pwede. Feeling ko, Esme ban from Alter Ego. Yung fourth ban or fifth ban nila, Esmeralda, kasi nga mahihirapan sila dun sa XP. Sakto lagi yung galawan dito ni Nats on the Esmeralda. Alam naman natin yan. Kaya naman yung classic, alam mo si Nats, kaya parang ano lang eh. May higab-higab lang. Parang alam ko na gagawin ko dito. Sige na, ang tagal yung mag-drop. I-drop nyo na yan. Pero may plano kasi ata sila mag-dopa kits. May plano ata RSG na mag-dopa kits, kaya ayaw pa mag-Esme. So parang pinapapili nila yung alter ego. Pick your poison. Pick your poison, my friend! Aya, anong gagawin niyo sa band ngayon? Edi, alam mo, sa lahat ng kinasabi natin, by the way, Sandy, kakaganto natin, nakalimutan natin na yung gold laner ng RSG, libre. Kasi puro tayo focus sa XP lane. Parang yung kalaban, nakapokus yung band. Pinag-isipin na, ano ba, papabayaan ba natin si Nats? Grabe yung ginawa niya eh. Oo, si Kosei naman yung magiging problema. Free hit naman si Kosei pag ganun. Pero malawak din kasi yung hero pool ni Kosei eh. Pwedeng-pwede siya nga mag-adjust dito. Kaya yun na lang, makatakihin nila. Oo, si Melissa na lang. Melissa na pwedeng gamitin ni Kosei. So si Kosei yung nagsasalita. Pag binan nila yan, meron pa naman ako nito eh. Marami pa naman akong hero dito eh. Huwag kayo mag-alala. Oo, oh, very good yan si Kosei, syempre. Kosei is the way. Kosei is the way! Ika nga nila, all the way from Season 8. Kosei is the way. So ito na yon ang abangan dito, my friends. The XP laner, or malabo, pero what if XP lane show? Pero hindi mo din, hindi mo talaga masabi. May posibilidad eh. Konti, small chance, pero pwede. Maganda, alam mo, maganda sa DigiPing na yan, Min. It stops sa Atlas kasi parang hindi mo na kailangan mag-isip ng Atlas ni Light, ganun. Kaya eh, malakas mag-Atlas si Light eh, no? Malakas mag-Atlas kasi si Light. So, magandang ginawa nila, sa puntong ito. Pero yes, Esmeralda would be really, really good. Yes. Para sa lineup dito ng RSG. Pero pwede din siyang kunin ng Alter Ego, ha? Pwede silang kumuha. Oh. Pero balik naman kagad, yung Topa Kids feeling ko gana eh. Pangkuha dun sa Beatrix kasi kailangan talagang pumosisyon sa likod. Last ban of Alter Ego, will they be targeting a hero from Kosei? Kasi if si Kosei, pwedeng mali yung magiging ban mo pag si Kosei ang tinarget mo. Feeling ko, ano na eh. It's time to ban out Nats eh. Si Nats naman ang libre. Gusto mo ba talaga malibre si Nats? Yun ang tanong. Pero kasi dalawa eh. Esme tsaka Pakito eh. So okay na nga rin siguro na si Kosei iban nila. Kosei na lang, no? Yung ayaw na lang nilang katapat na marksman ng Beatrix. Ang galing mo ng ano, ng mga... yan na nga. Yan. Brody is still a very good pick sa matchup na to. Very good matchup, by the way, against the Beatrix. As long as you are ganked eventually. Pero I think sa lineup ng Alter Ego, double gold lane start to. Oh! Kaya pala. Ano? Nako. Ano na? Ito na yun eh. Ito na yun eh. Kala nyo ha? Anong pakito? Wala. Anong hindi. Pakito Esme? Kukompress natin yun para tawaan ng ano. Tawaan ng ipot ng ibong Adarna. Isipin mo yung penalty zone, tapos Jade Kundo, crowd control. Parang in-overwhelm nila yung alter ego. May times journey kayo. Sige, overload ng crowd control. Uy, Yu magandang Jong. Sagot yan, ha? I like it. I like the Yu Jong against the Farsa. Actually, classic na sagot yan sa Farsa. Sa to lang. Pero last pick kaya dito ng RCPH, ano kaya yung gold nila? Kasi ito, Leomar Jungle. Uy, favorite ni Rakan. Leomar Jungle, 33% win rate. 1-2 na ang record nito. Feeling ko, Brody, clean. Mahirap. Yung clean. Feeling ko, Brody, pang ano sa Yuzong kasi papasukin siya madalas. Kailangan ng konti or Junat. Leslie. For the vision, pwede. Pwede mag-Leslie, pwede. Feeling ko eh. Feeling pure damage ko, eh. Output lineup here. Wala nang for both teams, wala nang tangke-tangke. Or Bruno. Mahirap nga lang i-pull off kung Bruno eh. Pero
kailangan talaga nila dito ng strong gold laner na kaya mag-peel. Yes. Doon sa sustain na meron. Kasi hindi naman sila, ano eh, wala na mga hard tank talaga eh. Sustain to na, ano eh, kailangan ng clash eh, kailangan ng kalaban ng alter ego eh. So, Leslie nga. Leslie nga, okay. Bibigay kay Kose. Your damage output. Again, okay naman sa anong picks yung ano, okay na picks yung Brody kung sakali. Pero, straight up into a firefight, sniperan sila nung ano, nung Berix. Tutukan sila, no? Tutukan kayo ng baril. Kaso, yung kay, ano, yung kay Kose, ano to eh, naglalak to eh. Hindi na kailangan itutok eh, no? That's true. Naka-automatic pero, scope eh. Pag nag-double gold lane start, yung Alter Ego, yun naman yung problema dun. Is, it's DD. Very, it's, hindi siya madali. As in, mahirap yung magiging farming, farming time ditong si, ano, si Kose dito sa gold lane. And mukhang nagre-ready na ang mga teams. Si Nuts, yung Terisla niya, galit na galit sa pangalan niyo. Oh, okay. Tinakpan, no? Kinarangan eh. Kinarangan, no? Pinapatulog ata eh. Uy, no, hindi pa rin nababasa. Uy, Terisla, usog mo naman, angat mo. Ayan, si Zizi ang gagamit sa Terisla. Zizi. At ngayon, tayo ay makakita ng isang malupitang best of three. It's Philippines versus Indonesia dito sa laban na to. Classic na, at this point, nagiging classic na. Actually, ang isang... What do you call this? Martis Jungle. Martis Jungle. Huh? Parang for both teams. The new meta is here. And pwedeng ito na nga talaga ang future din kung magtuloy-tuloy na walang maging changes. Kasi working siya eh. Actually, natry ko na rin siya sa RG. Tapos ako, hindi naman talaga ako nagmamartis, di ba? Pero sobrang OP ng stacks niya. Kasi kahit wala kang tinatamaan na jungle or minions or hero, consistent yung stack. So, kailangan mo lang talagang balansin yung first skill, second skill mo. Tapos, 4 stacks yun. Ang bilis ng attack speed mo pag nagbe-basic attack ka. Yeah, exactly. And that's why sobrang viable niya ngayon as a jungler. Just make sure na meron kang, ano, ang pangalan nun? Decimate? Hindi, yung jungle emblem. Demon Slayer. Demon Slayer, Demon yun. Slayer. Basta meron kang Demon Slayer emblem. 20% damage. Mabilis siya mag-clear ng mga jungle camps. And it also takes objectives very, very quickly. Not to mention, meron ng attack speed buff, yung attack speed, yung additional attack speed, rather, yung jungle emblem. Saktong-sakto yung ano eh, yung logic pagdating doon sa jungle Martis. It kaya, makes sense. Oh. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit talagang high priority siya sa ibang teams. Pero against ADG, hindi pa natin siya nakikita. Kaya medyo ano tayo dito. Paano pagaganahin yung Martis against ADG? Paano ka lulusot-lusot tsaka hahatak ng crowd control kung may times journey? In fairness naman, mababa din ang cooldown ng Mortal Coil, which is very good if you're talking about survivability laban sa isang digi. Pero sa opensiba, mahirap kang pumasok sa isang digi just because of the times journey. Sabi mo nga. There looks like right now, level 1, level 2 for Exhort and Light. Naku, bibigyan ka agad si Nino agad. Binigyan agad ng, binigyan ka agad nila dito. Pero mukhang si Light mapipilitan din mag-flicker. Pero si Udil, sumakto yung pagdating 3v2. Sabi ng Alter Ego, no. 3v3. Isang mabilis mula sa Alter Ego. 500 gold agad ang lamang laban sa RSG Philippines. Now, it's okay naman. That's normal. Actually, very nice try mula sa RG Philippines na the three-man gank on the top side agad. And at napaano naman, nag-flicker din naman na-burn si Nino naman, eh. Na-burn naman. So, nagkataon lang na napasama ang ano, ang pwestuhan ni Kuya Mo Light. Kung hindi nag-flicker si Nino doon, yari na talaga siya eh. Pero si Light naman, na-burn din yung flicker niya. So, medyo masasabi natin talaga na lamang ang alter ego dito na evident naman dito sa gold lead na meron sila. Uh-huh. Kakaunti pa lang naman yun sa ngayon, pero definitely pagdating doon sa gold lane, dahil sa alaga ni Dev Coach with a Diggy, malaking factor siya kay Kose na baka may mga mamiss siyang minions. Ang hero na pinapaban na ni Ducky sa MLBB, kasi naman, bakit naman daw may hero pa na ganyan? Talagang masakit. Hindi madali yung naging laning phase. Sabi ko nga kanina, before the match started, yan talaga yung magiging future ni Kuya Kose diyan sa Diggy gold start na yan. Pero at the meantime naman, I think may bawi din naman yung RSG Philippines in terms of farming. Kasi pansinin mo ah, like farm lang, pumatay na agad yung gold. Grabe, nahabol agad nila. Jungle, jungle. Nabawi nila.
paunahan na dito sa Turtle mismo. Nakapwesto si Kids. May Vision naman ang Alter Ego. Magkokonte sila. Pero si Exord, napa-feather the airstrike na. Ganun din si Udil. Nanakaw nila dito. Pero si Irada maka-secure ng Turtle. Andito yung Dragon. Sasayawan nila. Kaso nga lang, naubos yung mga miyembro. Andito yung Dragon. Bagsak si Irad tsaka si Light. Pero si Nuts dito. E tumatangki pa sa tatlo. Kaso nga lang, tumriple kill na si Pai. Naku po. Lahat e nakuha ng Dragon. With a very, very cool Exorcist skin, by the way, kung yun sa shop. Sakto, sakto. Andyan pa ata. Eh, meron ka namang Exorcist? Ako, isa lang. Pero kung may... Ano yung Kagura o yung ano Yuzong? Kasi hindi ako nagka-Kagura eh. So, Yuzong kinuha ako. Pero feeling ko, ang ganda ng Kagura eh. Maganda rin yung Kagura. So, mag-aaral ng Kagura eh. Kung meron diyang mabait na nila lang. Tumatanggap naman, no? Tumatanggap naman. Tumatanggap naman. Pero ngayon, may bawi sila kay Udil. Ayan! Na si Paddy Light. Nagalawa na ni Kuya Light. Basic lang naman. Walang flicker na kailangan. That's gonna be the kill. Going over to RSG once more. Pero so far, it's 4-2 on the kill score. Surprisingly, quits pa rin sa gold. Oo, no? Isipin mo, lamang ng 2 kills. Lamang ng 2 kills, tapos sobrang baba lang. Ibig sabihin, proof lang to na sobrang effective mag-jungle ng RC Philippines. Oo, kasi saan nila nakuha yung gold, eh, 'di ba? 'Di ba? Hindi natin ma-explain din kung saan nila kinukuha 'yan kasi lugi sila pagdating sa kill score. Malamang factor yung turtle ano nila kanina, turtle take nila kanina, pero hindi dapat ganyan eh. Dapat lamang talaga yung alter ego eh. That's true. Again, only pressure naman ang ginagawa dito sa ng alter ego in fairness kasi gamit ang mga bunnies of death. Wala kay Dev Koch. Again, that is Impure Rage on the Diggy. So, mahapdi yan. Masakit. Mahapding mahapdi yan. And it's a 4-man gank just to make sure na mat-down na yung Tori. Actually, this is a very good move mula sa Alter Ego. 4 minutes into the game, basag na ang Tori sa may bandang itaas. Effective usage of the Diggy strategy na makabago, na alaga na nga, hindi na yung feeding dati na nauso. So, yung Alter Ego ngayon, ni-utilize talaga yung meron sila at malamang mag-switch lane na nga mamaya para yung baba naman yung mabigyan nila ng pressure. Pero bago yun, sabi nila, turtle muna. Nahihirapan na si Light actually to go near para makuha ng info. Hindi siya makuha ng vision. Uy, dahil nga hirap na hirap siya doon. Naku, na solo kill. Na solo kill on bot side. My goodness. Si Nuts nakapatomba ni Pai. Tapos nakuha pa ni Kids yung turtle ng libreng-libre. RSG Philippines right now, they are struggling. Yeah, ang ginagawang focus in RSG Philippines, just all for the farm. Once more, 400 gold lang. Ano lang, hindi ko alam saan pa nakakuha talaga ng gold ito RSG Philippines. It's supposed to be, ah. Sa dami nang nangyayari, Turtle with advanced sa kills, dapat sobrang line lamang nila. Dapat talaga malaki. Dapat malaki. Pero dumidikit pa yung RSG Philippines eh, which is a great thing. Kasi isang clash lang na manalo sila, for sure, mapupunta sa kanila yung kalamangan. Kaya naman ngayon, play safe lang sila. Pero si Nuts with a Therizla, ginagamit niya pa yung tapang niya dito. Mukhang pupunta sila sa mid na mid lane. Feather Airstrike na gamit ni Udil. Ginamit niya na yung IMU, pero si Nuts nandito, dumodouble lane. Kailangan daw nila mag-fast clear. And syempre, mag-aabang sila ng setup coming in from Light. No, si Nuts, oh, nakakatakot. Gamit, Bloodless Axe pa yung hawak no, ano. Di ba pula yun? Yung pula. Oh, hawak niya. Bloodless Axe yan. Hawak ni Kuya Nuts. Ang problema dito, limang miyembro ng Alter Ego. They wanna go for the push. Here comes Bayo on the back lane. Napigilan si Kuya Exord. Sakto yung binitaw. Exord dito na Feathered Airstrike. Kaso nga lang sakto din yung binitaw. Nakabayo. At saka yung mismong paglipad ng Dragon. Pero ngayon si Irad naman ang tatrabaho sa mga miyembro. Tatlo ang babagsak mula sa Alter Ego. 2-4-3 trade in favor of RSG Philippines. Ito yung sinasabi nating isang clash lang. Sila na yung lalamang. Ang ganda ng ginawa doon ng Alter Ego. Tinalunan nila si Kuya mo Exord. Pero look at that. Si Irad naka-double decimate. Double kill with the decimate. Mabilisan. Kuha ka agad. Tapos nakaw pa ng orange buff. Bawin, from the side bawin, of Al. Bawin, bawin. Oh, bawi-bawi talaga. And that's all because, again, beautiful gameplay from Irad with the Mortis. Because, again, kahit na, again, hard counter. Hard counter ang Yuzhong. Dito sa mga hero nila, Kosei at Exord. Pero, nagagalon pa rin ng paraan. And again, yung double front line na Light and Nuts, Sho and Therizla actually is doing a very good job of keeping the Alter Ego lineup busy. Habang ang ano naman, RSG, hop! Si Udil, na-cancel yung Feathered Airstrike. Napapurify na rin siya. Si Light, medyo delikado, natalian pa. Pero mapapatumba siya dito ni Nino. Ngayon, si Irad,
ang tatrabaho sa apat. Mukhang tatawiran na sila. Uy! Na penalty sa Obilayas. Ginulat silang lahat. Apat ang magsak mula sa alter ego, Kosei with the bullets. Si Pai ngayon, babawi pa nga ba, pero mukhang hindi niya kaya. Dragon, magta-transform na siya. Nais siya lang depensahan yung mid lane turret, pero mukhang hindi siya magiging matagumpay dahil tatlo ang kanyang katapat. RSG Philippines, sa isang iglap, biglang lumobo yung kalamangan. Ano yung ginawa ni Egan? Minama yung apat. Tapang eh. My goodness. Dapat may replay. Dapat may replay. Tapos yung pasok pa ni Nats. Si Nats talaga, men. Si Nats, akala natin, kanina, di ba, nasolo kill siya. Akala natin, lugi eh. Pero sabi niya, sakto lang ako, right on time. I got this. Si Laxers lang kayo, aabot at aabot pa rin ako. Si Irado, alam nang may apat na naman, lalaban pa rin. Pero this time around, mas maganda ang posisyones ng Alter Ego. Mapuwersa pa atras ang jungler mula sa RG Philippines. Pero just for now, ngayon, from 400, naging 4,000 lang naman ang lamang ng RSG. Grabe, isang clash lang, no? Kanina lamang na lamang yung Alter Ego. Tapos sabi natin, isa lang naman talaga yung kailangan ng RSG Philippines. Pero sobrang taas naman itong nakuha nila after nung isang clash na yun. Kaya naman yung Alter Ego ngayon, magdadalawang isip kung papalagpas sila sa mga teamfights. Kasi yung RSG ngayon talaga, nang pupok na lang sila. You can see the range coming in from Kosei. Ganun na rin kay Exhort. And by items na rin kahit papano itong si Irad. Kaya naman talaga sobrang tapang. Yeah, super support actually si Kosei right now as a snipe on the Leslie. Talagang binibisyonan lang niya ang kanyang mga tropa. Here comes the conceal play. Yun lang natalian dito. Napaka-on point ng binitawan ni Dev Coach. Kaso hahabol ata. Ayan! Nako po! Beautiful knock-up coming in from Light, comboed with the feathered airstrike, actually, results in a Lord. Grabe! As in, sige, may time journey pala kayo, ha? Sige, good luck. Etong bawas, mag-time journey ka palayo dito. On point na yung tali sana ni, ano, eh, ni Dev Coach, eh. Pinuri na natin kasi na-cancel out niya yung penalty zone. Kaso nga lang dito na yung Dragon, agawan ng Lord ang mangyayari, pero si Irad pa rin makakasecure. Si Pai naman dito ay babawi. Double kill na sila dito sa baybadang ibaba. Pero 3v1 situation. Pai, kakayanin mo pa nga ba? Meron feathered air strike na ko po, naipit sa gitna. Nandon sa loob ng bilog at walang kawala. RSG Philippines, Lord secured. 2-4-2 trade. RSG na naman ang namamayagpag. Si Kuya Nats, nagpapakitang gilas din sa kanyang newly found strong pick once more. Ang ganda ng ginagawa ni Nats dito. Hindi siya explosive tulad ng usual sanay tayo sa Nats na sobrang flashy, sobrang highlight. Mabilis. Mabilisan. Dito sakto lang eh. Saktong alalay lang. Talagang, ano siya? Kung sa motor, takpong pogi. Ayun. Sa mga shout sa mga mahilig sa motovlogs dyan. Yung mga ginagawa ng mga nag-motovlog, di ba? Oo. Slowly but surely. Ano lang. Para hindi umaalog yung camera. Oo. Kailangan, hindi ka dapat mabilis. Takbong pogi ka lang. Tipong bibili ka lang ng suka sa kabilang tindahan. Siyempre. Dahil doon, pa 7K na ang lamang ng RSG. Grabe naman. Anong gagawin? Ang bilis. Ito yung mga matitipid eh. Nambilis yung mga man. Magugulat ka lang. Ang dami na lang ng pera. Pero ngayon, mag-a-attempt yung RSG Philippines na bumasag ng torres sa may bandang itaas. Napilitang umuwi yung mga miyembro from Alter Ego. Sabi ng Alter Ego, ba't naman ganito? Pre, ang yaman na nila. Napag-iwanan tayo. That's still a pretty good defense though para sa Alter Ego. Kung isipin mo eh, maganda din yung ginagawa nilang pag-clear-clear lang. Actually, wala pa tayong nakitang big highlight play din mula kila Odile. Anything noteworthy? Any big picks? Although close naman yung kill count, ang usually na pick off nila sila sila Jose, sila Light, ganun. Pero pag naiwan talaga sila nat sa Irad, talagang ang hirap patumbahin sa ati. Ano ba 'yan? Pwede kang mabaliktad kay Irad kasi pag na low HP ka, talagang i-decimate ka pati lang. Pati yung tropa mo, masisisihin ka, no? Yung tropa mo magagalit sa iyo, bakit kasi nagpa low HP? Min, natawiran tuloy ako. Mahirap yan, That is the power of the Mortis right now. At this point, ngayon ha, kita ko lang sa background. Nag-uusap na yung mga coach ng Alter Ego. Feeling ko, ba na sa next game? Oo, ba na natin. Si Irad. Lamang na tayo eh. Buong MPL ay ni Irad. Martis lang ginagamit niya. Ang ganda ng laro eh. Pigilan nyo na eh. Pigilan nyo na talaga yung Martis ni Irad. Parang ito ngayon yung bagong funny niya.
Kasi si Irad, kilala talaga sa Fanny dati eh. Pero ngayon, umiispat lang si Kosei. Sabi niya, men, ako bahala sumilip sa lahat ng kalaban. At dahil nasilip na nga nila, si Nats papasok na. Napa-cyclone, kaso natalian. Napabalik, pero si Irad ngayon ang uhuli. Mapipilitan na lang si Devcoach na gamitin ng kanyang time journey. Pero mukhang hindi, si Kosei lang, sapat na. Tumatama dito yung mga bala. Grabe naman, yung ultimate ni Kosei, hindi talaga pang damage. Vision yan, men. Vision, vision. The vision is the way, the truth. And yung ilaw nga, the light. Ayan, nakita mo na. Sakit na ni Exhort. Alam mo kaya umiilaw yung barrel ni Leslie kasi bakit? Baka maliwanagan ng daan. Ikaw talaga kaya, hindi mo gets hindi, eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Ganun pala yun, eh. Kuya Rockart eh. At least, we learn something new every day. Learn something new every day. Every day. Hindi mo umiilaw ayan, yung barrel no? Umiilaw. Si Kuya Light, magbibigay din ng ilaw. Nasipa niya dalawang ilaw ang magkakabatan. Death Coach goes down. Timeless journey, hindi mag-isip. Uy! Si Nats! Pumayang palabag! Intercept coming in from Nats. Pero si Pai naman dito, magiging target na kabila. Si Kosei dito, medyo delikado. Pero mukhang tatawiran lang nila. Aabot yung dragon. Aabotan din si Nats. Pero hahampa si Irada, kapwesto lang din. Feather Airside coming in from Udil. Devcoach kapalit si Kosei. Alter Ego, nagawa ng paraan yung early pick-off ng kabila just because of Pai. Naikutan nila. Good job mula kay Pai. Talagang umagaw eksena siya. Sa ano na yun, sa exchange na yun. Parang ano yung, alam mo yung mga sa mga Ocean's 11. Yung mag-i-eskandalo. Mag-i-eskandalo. Distraction. Nagtatapon ng mga ano, ng mga baso. Tapos papasok yung team sa likod, di ba? Magugulat ka na lang pala. Yun pala yung plano talaga. The plan is to win. The plan is here from RSG Philippines. Lord, okay. Kasama nila Luminous to. Ito yung umahampas. Kulang sila ng isa dahil wala si Kosei pero mag-a-attempt naman yung RSG Philippines. Sasamahan nila pero depensang tunay na naman mula sa Alter Ego. Fast clear mula doon sa Lord pero minion sa gitna ang sasamahan ng kabila. Feather Airstrike coming from Udil. Beautiful defense from Alter Ego. Ang hirap pumush dahil doon sa Feathered Airstrike tsaka yung ano, yung Nibiru's Passion mula sa Beatrix. Grabe, as in yung wave clear ni Udil hanggat nandyan siya, like every 15 seconds yata yan, may Feathered Airstrike, di ba? Bilis, ang bilis. Tapos si Nino naman, pag nag-Nibiru's Passion, ubos ang wave, pati yung Lord. May jabomba pa. Diba? May jabomba pa, yun ang problema. Ang dami lang, ganda ng clear wave, talaga matatagalan tayo dito. Mahirap kahit nalamang, pasukin. Kahit nalamang yung RSG Philippines, kahit na 10k golded pa yan, sabihin natin, mahihirapan pa rin silang i-push as long as merong mga skills. That's ito true. Mga miyembro ng Alter Ego. Kaya naman yung RSG Philippines, aabangan na lang yung next po ng Lord. Yeah. Taking their time, inaabangan yung napaagad ng timing later on. And si Pai talaga, feeling ko siya yung tumatrabaho sa AE. Parang buwat na buwat niya talaga eh. Sa totoo lang actually. 8-2-1 KDA yun, tapos 11 kills kayo. Sheesh! O nga no! Diba? Ako na napansin yung KDA. Kuya Pai, feeling ko. Kailan kumalma ka lang eh. Malicious ka lang eh. Oo eh. Masyado mong nilulupitan eh. Pero hindi, tama lang naman ginagawa niya kasi pag pinagalan niya, guguho. Ang alter ego. Pag nabatay yung Yujong, alam nyo na. Siya yung ano dito. Tuwakbo na kayo. Siya yung pillar. Pillar of alter ego. Oo, pag napabagsak dito si Kuya Pai. Pai the pillar. Pai the pillar, sakto. Ayan. Pai the pillar, no? Tingnan natin kung mapipilay si Pai the Pillar. Kasi pag napilay talaga. Pag napilay. Oo talaga. Paalam. Paalam. Alter ego. Paalam. Alter ego. Ito. Umiispat na naman. Unlucky. Si Kuya Jose. Kasi ang problema din sa alter ego, super scaling din si Kids. Tsaka si, ano, si Beatrix right now. So hindi sila maka-full on burst on anybody. Hindi din makagalaw ng maayos yung Leomord dahil din sa penalty zone. Lagi siyang problema. Problema din niya yung ano, yung Cho. Paano mga kabayo? Way of the dragon ako. Pwede kang sipain palayo dun sa path kung saan dadaan yung mismong kabayo. Oh. Yung Tori naman sa pagbadang itaas, magpupush ng pusa dahil sa pag-clear na ginawa ng kabila. Pero si Light, napagamit ng flicker, hindi successful sa kanyang attempt na masipa yung isang miyembro. Pero ngayon, may Lord ang RSG Philippines. Sama-sama na naman sila, Alter Ego. Depensa ulit. Save up your skills. Okay, mag-hunting ngayon. Ito na critical to na punto para sa RG Philippines. Kailangan nilang makapitas ng isa kasi mahirap mag-push habang kompleto yung alter ego even with your lord. Kahit may lord ka, pag hindi ka nakapitas ng isa here from alter ego, maklear na nila lahat ng nagpo-push. Yun nga, ito na yung jabomba, ito na yung depensa. Sama-sama na sila, mukhang mababasag ang Torres sa bayot ng gitna. Feathered Airstrike mula kay Exhort para mapalayo ang mga miyembro ng Alter Ego. Bottom lane, dinatrabaho ni Irad pero hindi siya magiging matagumpay. Yung top lane naman, ang masesecure.
ng alter ng RSG PH from the side of Alter Ego. So tingin mo, Rockard, paano ba talaga yung game plan dapat ng Alter Ego dito para makabawi? Actually, naghintay lang sila ng oras eh. Hinihintay lang nila magkagamit yung Leomord, mag-max level. Kahit 027 yan, pag umabot tayo ng mga 60k gold, 70k, wala nang problema yun. Lalaban sila ng sabay. And yun ang hinihintay nila right Uy! Now. Kose! Si Kose, nabutan pa! Nang kaduluduluan nung kabayo na lundag. Pero Alter Ego ngayon, sila na ngayon ang magwawala. May dragon, may kabayo, nilabas na ang mga hayo. Pero ngayon, RSG Philippines, dahil nga doon sa early pickoff, mapipilitan silang umatras. Irad, dumidistansya na rin mula kay Kids. Pero Muna, sobrang tapang ng Alter Ego. Kaso nga lang si Exhort nakapwesto, Feathered Airstrike, binitawan. Pero dalawang Feathered Airstrike, mukhang nahuli dito si Exhort. Ngayon, tatlo na lang matitira mula sa RSG Philippines. Sinabahan pa ng sniper shot. Ngayon, immortality pa para kay Irad. Alter Ego regains control of the map. Just like that, Alter Ego ngayon ang kumakatok sa buntuan ng RSG Philippines. Ang kakabagi, kuya mo, Kids, got good damage right now. And again, yung wave clear is medyo problematic pag wala naman si Exhort, pag wala yung Farsa. Oo, grabe yung Alter Ego. Isang iglap, nakabasag na agad sila ng Inhibitor Turret. Malaki yung chance na mas maging matapang na silang kumontest doon sa mismong Lord. Nasimulan ng isang pitas. At doon, nakagawa ng paraan para makalabas ng base ang Alter Ego. Si Kids, medyo mas nagkakaroon na ng momentum to go into the team fights na para mga bayo now that problemado sa pwestuhan ng RSG Philippines. Naghanap sila ng magandang pwesto for the Lord, pero ang ginagawa ng Alter Ego alaga lang kay Nino, clear ng minions from the other side. Pero conceal play, si Udil dito na ispatan nila. Kaso nga lang nahuli dito si Pai! Kuya Pai! Kuya Pai, ano yun? Nahuli ka! Pero si Kose, hindi naman nababagsak. Trade lang ang nangyari dito mula sa side ng Alter Ego. Mapapatras yung mga member ng RSCPH. Andito na yung Kabayo Kids. Kaso nga lang ngayon, sila ang unang makakapwesto doon sa mismong Lord Pit without the marksman, without the main damage dealer. Mag-aalangan nga ba yung RSG Philippines o mas magiging matapang pa sila dahil wala yung dragon? Yun ang tanong, kasi yung dragon, nasa kanya ang karamihan ng ginto ng Alter Ego. Let's see here, mukha namang may damage pa si Nino, and Kids also looking very very confident. Gahabol na ang mga kuneho. Paanong pasok ang gagawin ng RSG dito? Si Irad nakapwesto sa may bandang Gedli. Andito na, binitawa na yung Kabayo Kids. Hahabol doon sa may bandang likuran. Pero si Udil, nagamit na rin yung Feathered Airstrike. Zero zone lang nila si Irad. Pero anytime, humihiro sila. Ayaw nilang bigyan yung kabila. Pero Feathered Airstrike mula kay Exhort, bibigyan naman nila. Pero ngayon, Lord of Call! Kaso nga na secure dito ni Kids. Kabayo Kids will be effective. Napatumba dito si Nats. Alter Ego secures a kill. Secures the Lord. RSGPH ang dedepensa. Nakahanap sila ng paraan doon. Na-zone nila ng malupit. Actually, si Irad, good job on them trying to play with Exhort dun sa Feathered Airstrike range. Ang problema is, nung dulo, nung sobrang low na ng Lord, hindi na nakalapit ng maayos si Irad dahil din naman ang gulo talaga pag may digi sa kalaban. Dinikita niya siya eh. Ang dami niyang kasabay eh. Ang dami talagang dumikit kay Kuya Irad. And yung Feathered Airstrike pa ata ni Exhort dito yung napasama kasi nga, ang goal nila, lulord na sila eh. Hindi hinihit ng Alter Ego eh. Tumama. Tumama. Tapos, talagang ginoon nila. Hindi sila nag-hesitate na rumetri itong si Kids. So, eventually, nakuha na yung Lord. Binabalance out pa nila yung minion waves. RSG Philippines, meron silang Farsa dito. Pero mas mukhang mas nagiging maganda yung timing nito ni Udil. Laging on point yung mga Feathered Airstrike kung skill play. Tatlong miyembro ng Alter Ego may immortality. Lalaban sila ngayon sa ilalim ng Feathered Airstrike ni Kuya Udil. Lumilipas ba sa gilid? Nats going down. No use for the penalty zone. They're gonna go straight for the waist. Ako mo! Yung Lord puno pa yung buhay, kaya naman mag-base lock na ang Alter Ego. Nauubos yung mga miyembro ng RSG Philippines, and Alter Ego win an upset. A comeback win from Game 1. Hindi ko lubos akalain, actually, na mangyayari yun. From one pick off on the base attack, nabaliktad ng Alter Ego ang kanilang laban sa RSG Philippines. Wow! Gusto ko lang sabihin na impressive. I mean, obviously, medyo hindi mo talaga upset siya, di ba? Pero upset talaga eh. Commendable din ginawa ng Alter Ego na kontrolado lang yung aggression na hanggang sa dulo ng laban na yun. Iba na rin talaga talento ng mga taga-ibang bansa.